Mga kaservisyo, umarangkada na ang tatlong araw na kilos protesta ng grupong manibela laban sa jeepney consolidation sa ilalim ng POV modernization program. Dala-dala ang mga karatulang no to jeepney face-out. Sabay-sabay na nagmarcha sa kalsada ang mga miyembro ng manibela papunta sa tanggapan ng LTFRB. Kuha naman tayo ngayon ng live update sa sitwasyon ng kilos protesta ng manibela sa headline ngayon ni Pamela Vasquez. Pamela! Noon ay pasado alas 10 ng umaga kanina nang magsimulang hindi madaana ng westbound lane ng East Avenue o yung mga patungong EDSA. Napuno kasi ang buong kalsada ng mga miyembro ng grupong manibela bilang bahagi ng kanilang tatlong araw na transport strike. Kanilang kinalambag ang LTFRB bilang pagtutol sa gagawin nilang panghuhuli sa mga unconsolidated jeep ngayong linggo. Patuloy din nilang panumaga ng isang taong extension para sa consolidation na napaso noong April 30. Kanina, nagkaroon din ng tensyon sa isang miyembro ng media at ilang taga-manibela. Nasaksihan mismo natin ang naturang tensyon kanina. Nakatayo na kasi ang radio reporter para mag-live report nang biglang pumalibot ang ilang miyembro ng manibela hanggang sa kainitan ng dalawang panig. Ayon sa reporter, mayroon umanong sumuntok sa kanya at sinigawan pa ng bayan. Depensa naman ng manibela, sinabihan nila ng masamang salita nitong reporter ang kanilang mga driver. Lalo namang maghain ng reklamo ang reporter laban sa grupong manibela. Inatayang nasa 3,000 ang nakiisa sa kilos protesta sa LTFRB. Mayroon din mga anti-riot police na nakapwesto sa labas ng tanggapan. Una nang sinabi ng otoridad na simula bukas, June 11, huhulihin na ng LTFRB kaisa ang LTO, MMDA at PNP ang mga unconsolidated o colorum jeepney. Mm-hmm. Una na rin inihayag ni Guadis na sisimula ng operasyon sa 3 lugar sa Metro Manila. Yan ang headline ngayon sa Quezon City. Pamela Vasquez, para sa Teleradio Servicio. Mm-hmm. Pamela. Oo. Yes, Tony. Oh, sige, pahabol lang ha. Nakita mo ba mismo yung panununtok doon sa radio reporter? Kilala mo ba yung reporter na yon? Oh, Tony, unfortunately kasi nung kinuyog na siya ng mga miyembro ng manibela ay hindi na natin nakita kung meron talagang nagkaroon na suntukan. Physical, kasi nag-follow din agad yung mga miyembro ng media para nga kunan yung mga naging tension doon sa pagitan ng dalawang pan. Oo, pero kung sakali man na talaga maghain ng reklamo, mamumukaan naman no, kung sino yung miyembro ng manibela na nanuntok doon sa radio reporter. Sa ngayon, wala pa tayong detalye ukol nga doon sa kung sino-sino ba yung mga miyembro mismo ng manibela na nanakit nga doon sa media. Ay siguro naman namagitan ng ibang opisyal ng manibela diyan para sabihin sa mga miyembro nila na hindi kalaban ang media sa pagko-cover sa kanilang protesta. Oo, meron din kasi mga naka-microphone or naka-megaphone doon, Tony, kanina. At in all fairness naman, ay pinipigilan din o pinapapiglas din yung mga miyembro nga ng manibela na pumalibot doon sa kapwa natin reporter, Tony. Mm-hmm.